Nagbabalik po ako, Heather Tihata Orias, para po sa ating napakasaya, punong-puno ng aral at punong-puno ng tunay na buhay na mga kwento ng mga tao talagang nakaranas ng mga ganitong klaseng mga pangyayari sa kanilang mga buhay. Alam niyo po, kahapon lamang talaga ay napaiyak tayo dahil makahabag damdamin po ang na-share na kwento po ni Kuya Mitch Jimena. At ngayong umaga, for sure, tayo naman po ay mapapasaya, mapapakilig po ngayong umagang ito at talagang mapapatalagang lundag sa tuwa dahil ang ating pong topic ngayon ay patungkol po sa mga bata. So if you're part of the kids ministry of your church or you're part of a child-focused organization, we are inviting you to stay tuned dito po sa ating pong programang Real Talk. Ngayong umagang ito, haya ko pong bumati po sa inyo si Miss Hannah Lobato ng ating pong Life Kids Director. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Heather. Magandang umaga. Okay. So, ngayong umaga ito, patingin mo rin, Miss Hannah, yung ating pong mga Life Kids teacher na alam ko po na talagang sumusubaybay po sila ngayon sa atin dito po sa Real Talk. Ayan, binabati ko lahat ang ating mga magaganda at mga guwapo at masisipag na ating mga Life Kids teachers and volunteers ng Life Church Palawan sa pamumuno ng mga ating mga head teachers. Kailangan ko ba kayong isa-isahin? Talagang napakadami nila. Pero hello po, kala Dali, kala Beamer, kala Ati Ella, kala Queencel, and the rest of the team, kasi medyo marami po sila. That's right. Dahil alam ko na itong ating Life Kids Ministry ay hindi lamang po dito sa main church, but you have also opened Life Kids Ministry to our outreaches. So, kwentuhan mo naman po kami, ano po ba yung history ng ating Life Kids? Yeah. Actually, meron na tayong existing na Life Kids Ministry. We call it Power Kids before. So, meron tayong children's ministry dito sa Life Church. However, 2015, so nag-come up si Pastor Ancho and Pastor Nice na mag-create ng isa pang klase ng i-level up ang ating kids ministry. So, ako po ay isang volunteer lamang doon. At ang una kong hinawakan ay yung age 4 to 6 years old kasi meron tayong 7 to 9 at meron din tayong 10 to 12. Sa pangunguna ni Pastor Nice na Frente na ngayon po ay nasa Gen San. Hello, Ate Nice! Ayan. So, bago po natin pag-usapan yung ating pong Life Kids Ministry, ang ating pong title po ngayon ay Bata, Bata, Bakit Ka Nga Ba Ginawa? Ito po ay para, how do we prepare the children in our churches to take on the vision that God has given us? So, napakahalaga pala ng mga bata. Akala kasi natin na yung mga bata ay para dahil makukulit lamang o sinasama lamang, but do you know that children have a great purpose? Why God has allowed them to be part of the kingdom building agenda? Before that, Miss Hannah, give us a brief background naman of yourself. At paano ka ba nakarating dito sa Life Church? At paano ka napasok dito sa Life Kids Ministry? Okay. So, ako po si Hannah Joy Daraway Lobaton. Ako po isang nurse by profession. So, 2006, nung ako ay naging isang nurse, so up to now, before, isa akong staff nurse sa isang public hospital dito sa ating city. And then, ngayon po ako ay nasa academe, so nagtuturo ako ng mga nursing students gustong maging nurse. Wow. At the same time, ako po ay, ayun nga, nagtuturo at nag-duty din sa hospital. Mm-hmm. Kasama natin mga estudyante. Then, Christian na rin po ako, Miss Heather, since high school. Pero, hindi ako ganun ka masyadong involved sa isang church. 2012, nung kami ay nandito sa Life Church ng aking asawa. At yung anak ko na si Sam is 10 months old pa lang that time. So, meron tayong discipleship track na dinaanan at under ako sa network ni Pastor Anay. So, nung 2015, nung nag-open ng Life Kids at nagtawag ng mga volunteers, ang usapan namin ay 3 months lang. Kasi nung time na yon ako ay nasa music ministry. Wow. So, ang layo, di ba? So, sige, 3 months. But then, yung 3 months, naging 4 years na ngayon. So, to the glory of God, natutuwa naman ako dahil alam ko na ang Panginoon ang nagdadala na kung saan tayo
pwedeng maglingkod sa kanya na talagang maganda, kung saan ka talaga mag-i-enjoy. Kasi talagang ever since, nasa puso ko talaga ang ministry ng mga bata. Amazing. At aside from being a nurse, si Hannah po ay isa ring mom. So, yeah. Pwede mong batiin ngayon, Hannah, ang iyong family? Yes. Hello sa aking esposo, kay Carlo, na ngayon po ay kanyang pinagbubuti ang paghihele sa aming baby na si Ohana na sa aming tahanan ngayon. At kay Sam. Hello, Sam! Ayan. At syempre, naisin po nating batiin po ngayon ang ating po mga tagapanood, sila Eb Cabanag, si Beamer Bacosa, Celes Castro, si Teacher Susan Simana, of course, ang iyong pinakamamahal, si Carlo Lobaton, si Cheryl Belnay, si Jemay Santa Ana, yung buong family ng Santa Ana nasa Santa Cruz ngayon, si Rio Reyes at si Jeb Yuan. Good morning po sa inyo. So, ito po bang Life Kids Ministry ay, paano po ba ito? Paano nyo po ito ginagawa every Sunday? Okay, every Sunday, meron talaga tayong naka-program na kung saan meron silang from 9 o'clock up to after 11:30, talagang, alam mo naman ang mga bata, talagang kailangan no dull moment. So, 8:30, may gathering na agad dito, nag-assembly mismo sa Life Hall, while yung mga adults ay nasa Coliseum. So, habang nandito sila, meron silang worship, may time sila na sa entertainment, meron din sila mga lessons, mga kanikanyang mga classroom per age. So, dahil medyo malaki, they are about 200 plus kids. Wow! So, kailangan natin silang i-group according to their age, from 4 to 12 years old. Then, may mga assembly sila. And then, later on, nagbibigay si God ng mga idea. So, may mga evangelism tayong ginagawa, mga play na ginagawa at nakikibahagi ang Life Kids sa mga gawain din ng pinaka ng ating main church. So, nakaka-bless kasi pati mga teachers, ganun din, nakikita ko na sila ay nag-i-enjoy, nag-i-evolve, nagmamature sa ministry at gustong-gusto nila mga ginagawa nila. Pati yung mga bata ay at magulang ay talagang nakikitake part, nag-i-enjoy, nice. Nakikita ko sila. So yung mga maliliit, after 4 years ngayon, mga binata at dalaga na yung ang iba. Bilis ng panahon. Yes. So nakakatuwa. Ito po ba ay Sunday, yung preparation niyo po pa, paano niyo ginagawa? Sunday lamang or is there another day that you really prepare? I think 200 children ay napakarami po noon. So dinivide sila sa tatlong team. So may 4 to 6, 7, 9, and 10 to 12. At lahat yan ay may mga head teachers. Kasama na kanila mga assistant teachers at mga volunteers. Meron tayong kitchen. The volunteers in the kitchen who prepare the snacks. Meron din tayong prod, MAR. Those are the production team na gumagawa ng mga skit and dramas. Na kung saan, doon from their skit and dramas na pinipresent nila sa assembly, sa hall, yun ang pinag-uusapan sa mga classrooms. And then, ang preparation is not only Sunday. So, Saturday, yung hall natin sa church, ginagawa natin parang kids sanctuary. Wow. Kung saan talagang mapifeel ng mga bata na it's a kids paradise for them. And of course, weekdays, yung mga teachers naman ay ating, I believe na nag-prepare ng kanila mga lessons. Dahil isa man ang lesson nila, iba-ibang approach kasi iba-iba rin yung age group na hinahawakan nila. So, nakakatuwa paano nangyari itong lahat, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, sinasamahan tayo ng Lord at nasa puso talaga ng Panginoon ang mga bata. Kaya imposibleng hindi siya magtutulong para maging maganda talaga ang gawain para sa mga kabataan. That's right. So sinabi mo kanina, Miss Hannah, that ang dami niyong activities aside from the one being done here sa church every Sunday. Ano naman po yung mga challenges po ninyo na nararanasan? Okay, challenges, di ba? Of course, kasi lahat kami ay volunteers. Most of us are working. Some are students. So, syempre, lahat yan multitasking. Katulad ko, I'm a working mom. Tapos, full-time yun na, as in, loaded ako sa trabaho. Plus, may discipleship. So, meron akong life group na ina-attend. Aside from that, meron ding ministry. So, with this na hinahawakan mo sila,
may kanya-kanyang talagang challenges. Paano ko pagpapartipartin yung oras? Sa mga teachers naman, I believe gano'n din sila kasi may mga family sila. May anak, mga nanay din ito. Yung iba naman single pero they are also working. Yung iba studying. Pero ang nakakatuwa, kasi lahat ng mga naging faithful sa as a servant and sa ministry, nakita ko from being student, ngayon ay mga professionals na. Amazing! Faithful pa rin talaga si God. Hindi mo kayang suklian lahat ng binibigay mong panahon para sa kanyang mga gawain. That's right. At ilan po bang ating mga volunteers dito sa Life Kids? So before, we started 30 plus lang, 2015, parang 30 to 40. Then, nag-peak tayo ng 90 plus. Wow! And then, at the moment, kasi meron tayong season 1, which comprise ng 10 lessons yon. So, may graduation din tayong ginagawa. So, naging, ano na tayo ngayon, season 13 na. And at least season 13, we have 69 to 72 Life Kids volunteers. Amazing. So I think maliban po doon sa mga binanggit nyo kanina, ay marami pa kayong unique things, your best practices dito sa Life Kids. Lalong-lalo na ngayong panahon ng ECQ. Ano po ba yung mga ginagawa po ninyo? Yeah. Kasi one time, I'm praying kay God, ano bang pwede namin gawin sa mga bata? Na-miss ko na yung mga bata at ganun din alam ko, miss na miss din nila yung ginagawa nila every Sunday. So, nakita ko yung mga teachers natin. Siyempre, TikTok, diba? Aba, amazing. Meron sila mga talent sa camera. So, bakit hindi natin gawin yan? Mag-video kayo sa inyong mga tahanan. Gawin natin tong parang daily devotional na stream para sa mga bata. So, we come up for Life Kids every day. That's a daily devotional stream online for kids dito sa Life Church. And nakakatuwa kasi hindi lang Life Church ang nakakapanood. That's right. Pati rin yung mga parents at mga kamag-anak at all over the Philippines kasi naman ang nasa social media. And I also heard po, one of the unique things na ginagawa po ng Life Kids Ministry is that hindi lamang po nila kilala yung bata dito sa loob ng church, but you're also taking time to visit sa kanilang mga bahay at makilala ang kanilang mga families. Yes. Tama po ba? Before, bakit lalo yung ginagawa yun? Lalo na hindi yung ECQ pa, syempre. Yung mga head teachers natin, may kanya-kanya silang team. And we come up na itong mga batang to, lalo na pag absent sila itong Sunday school, ano kayong nangyari sa kanila? Because baka may sakit sila, baka kung ano man ang dahilan. So, binivisit nila yon. At the same time, ang purpose nun ay makilala ng mga teachers ang mga magulang. Because dito sa Life Kids, naniniwala kami na ang mga bata ay nadadala natin kay God, pero mas malaking parte pa rin ang mga magulang at mga pamilya nila. So we want to connect sa mga families nila para makilala rin nila kami at makilala namin sila at ang family na kinabibilangan nila. And through that, mas nagkakaroon ng strong connection yung bata sa simbahan, ganun din yung simbahan sa kanilang family. That's amazing, no? Because ito yung nakikita kong unique na ginagawa ng Life Kids Ministry dito sa Life Church. Hindi lamang kapag Linggo nagkakaroon ng interaction doon sa bata, but they also maximize the other days of the week para mabisita po, lalong-lalo na nung panahon na hindi pa tayo ECQ. And ngayon na ECQ tayo, ay ginamit nyo rin ang social media upang maabot hindi lamang yung bata, but also the family. So, Miss Hannah, curious lang rin po ako, no? Ano ba yung qualifications para maging parte ka dito sa Life Kids Ministry? Siyempre, una sa lahat, gustong-gusto mo ng bata. Uh-huh. Of course, para ang patience mo, no? But most of, and to top it all, siyempre dapat disciple. So, ikaw ay may connected ka sa church, may life group ka. Of course, meron ka rin medyo malalim na ang iyong relationship sa Lord. Para nang sa ganun naman, ang ma-impart mo rin sa mga bata ay ganun din. Ma-draw mo rin talaga sila kalalim sa Panginoon. And yeah, wala tayong pinipiling age. Basta sila ay nasa mga 16 years old na rin. Medyo mature na rin kasi sa ating mga tinuturuan. So kahit may asawa, may edad, meron tayong mga ganung volunteers. So ano tayo?
of all ages. Oh, amazing. So, may nagtatanong din dito na pinapahalagahan nyo rin ba yung child protection policies? Oo, syempre naman, kahit saan naman, kailangan natin silang, kailangan natin i-observe yon, lalo na yung safety ng bata. So, tuwing pupunta naman sila, talagang kailangan hinahatid sila ng parents nila dito, nagla-login sila, at may proper fetching din. Kung sino yung naghatid, sila rin ang susunod sa mga bata kasi iniiwan talaga ang mga bata dito for 2.5 hours. So, kami yung nangangalaga. And pag may mga special, ano kami, mga gawain o lalabas kami. Kasi minsan may field trip pa kami, Miss wow. Heather. So, yung mga waiver kami ginagawa. So, yes. Miss Halo, curious lang rin po ako, no? Dahil syempre, hindi po madali ang ministry na ito. Was there a point in your life na naisip mo na, Lord, bakit ako? O, may pwede ba kayo ibang tawagin na lang para gumawa ng gawain ito? Or pwede bang mag-break or mag-bakasyon muna? Siyempre, siguro, lahat naman, I don't know. Pero ako, dumating din naman ako sa point noon na parang nakakapagod na kasi parang ang dami kong ginagawa. Tapos, itong ministry na to, hindi lang to yung akala mo, pinapalaro mo lang yung mga bata. Mabusisi siyang ministry, actually. Kailangan talagang may dedication ka at yung... At lahat ay nakikita mo at madetalya rin ng mga bata eh. So, paano ka maging artistic? So, paano mo yung ika-come up lahat? Dumating din ako sa point na ganun, pero naisip ko yung mga kasama ko, grabe sila ka-energetic eh. Uh-huh. And at the same time, alam ko na ang Panginoon ay nagbigay sa akin ng desire sa puso ko and He enables me to do things. Kaya minsan na-amaze din ako sa mga ideas na binibigay ni God. It's not me really, it's God. So, kung si God nga, di ba, binibigyan tayo ng opportunity to serve, bakit naman hindi tayo magpapagamit? That's right. Mm-hmm. So, Miss Hannah, ano ba yung pinaka hindi mo malilimutan na experience handling life kids? Parang ang dami, no? Sige, pwede ka magbigay ng mga tatlo, ganyan. Ganon. Sige. Through this ministry sa Life Kids, the church are able to send the team. Kasama ako, si Miss Max. Hello, Miss Max. Oh, kasama ko yan siya from season 1 eh. So, nasa Marikina na siya ngayon. Oh, may Life Kids, Marikina na siya ngayon doon. So, si Dexter, si Yam, si Queen Cell. So, lima kami na dinala doon sa Singapore through the help of our pastor. Amazing. So, naka-attend kami ng four window next. 414. Window next na seminar and convention. And yeah, magandang experience yon, lalo na sa mga kasamaan ko dahil first time nilang lumabas. Wala pa kasing coronavirus that time. And then, siguro yung mga experiences like, nasaan yung bata, nito na yung nanay, nasaan siya. Uh-huh. So, hahanapin namin siya. Bakit nawala yata siya sa mata namin? Then, nandun lang naman din siya. Uh-huh. So, yung mga pangyayaring ganun. At dahil nurse ako, parang automatic kapag may nadapa, kapag may na... Ako talaga ang doktor, nurse, at principal. Wow, ikaw na. Parang ganun, ano. Pero nakakatuwa naman po ang mga nangyayari every Sunday. It's very unique, but masaya po. Isa pa pong katanungan, dapat bang paluin ang bata kapag siya'y nagkukulit sa church? Siyempre, hindi. First of all, naniniwala ako na ang disiplina ay sa magulang. Yung talagang mga pagpalo. So, dahil nga tayo may child protection policy, so hindi naman po tayo dapat nananakit sa simbahan. Kung siya ay makulit, para sa akin, normal lang po ang bata na makulit. Magtaka ka kung ang anak mo o ang bata ay hindi nagkukulit. Minsan, ang connotation natin sa energetic, hyper, or... masayang bata ay makulit. But actually, walang makulit. Para sa akin, walang makulit na bata. Mm-hmm. Isa pa pong katanungan, dapat bang isama ang bata sa loob ng simbahan o hayaan mo lang siyang maglaro sa labas? Ayan. Siyempre, kaya tayo may Life Kids Ministry. We want the kids to be separated from the adult service and put them in a children's service. Kasi doon, mas makakakonect sila in a level na yung comprehension nila. Mag-i-enjoy sila sa church at the same time, matututo sila.
So we want them to be at the Life Kids or the Sunday School. I think ganun din yung iba't ibang simbahan. We are encouraging lahat ng mga Christian churches around the globe na talagang i-separate natin, magkaroon tayo ng Sunday School for kids at iba rin yung sa adults. Yung mga bata na dinadala sa simbahan at hinahayaan sa labas, minsan yung nanay, no, we have to remind them to put their kids sa ating Sunday schools, and we encourage them to build a rapport doon sa mga anak nila, pati doon sa mga ibang bata sa simbahan. Kasi naniniwala din ako, Heather, na yung bata, kapag nag-enjoy, nakasanayan niya na linggo-linggo nasa simbahan siya, hanggang paglaki niya, eh, normal sa kanya na pumupunta lagi sa simbahan. That's right. I alam mo talagang, Hannah, talaga naniniwala din ako dun sa sinabi mo. Kasi sinabi ng Bible, eh, train up a child in the way he should go. So when he is old, he will never depart from it. Dahil dyan, gusto nating batiin ngayon si Tita Glo Negosa na ini-enjoy ngayon ang kanyang apostolic ministry. Ayan. At syempre, si Miss Ruth Dalnay na malapit na ikasal, Ella Ragudos, Jairus Halosos, Jade Adlawan, Criza Merced, Mary Joy Hosol, John Dave Mansari, Jad Munoz and his whole family, si Precious Ong, Nala Alarcon, Miss Ira Abian, and ang mga kasamahan natin sa Life Church Jensen, Ray Rico Munoz. So, alam niyo po, napakaganda po na sinasabi ni Hannah. Ito mga bata po, hindi po sila panggulo sa simbahan. Hindi po sila lang palamuti sa simbahan. Kaya po, kung ikaw po ay kabilang po sa ibang churches, di ka po part ng Life Church at wala pa po kayong kids ministry, we would like to encourage you po to have a kids ministry po sa inyong simbahan. Sinabi po kanina ni Hannah, this is a preparation. Dahil sa totoo lang po, who will take on the vision of the church? Sino po ba yung susunod na mga leaders ng simbahan? Kundi itong mga bata. So, Miss Hannah, bago po tayo magwakas, ano po ba yung tatlong bagay na pwede nyo pong ipayo sa ating pong mga nanonood na mga Life Kids teachers, sa mga simbahan po na wala pang kids ministry, or sa mga churches na mayroong mga children's ministry ngayon, pero gusto pa rin mag-improve, gusto pang palawakin ang kanilang gawain? Bago ko sagutin yan, muli binabati ko lahat ng mga Life Kids teachers. Ay, good morning. Hello, po. Napansin ko yung iba sa kanila talagang naka-tune in. That's right. Salamat sa inyong panonood. So una sa lahat, we have to value our kids. Okay? So value them. Value them na kung paano natin binavalue ang ibang edad. Ganon din lalo ang mga bata. Diba sabi, ang mga bata daw ay gift ni God sa atin. Psalms 127 verse 3. So they are God's gift. Siya ay regalo para sa future natin. Tama yung sinabi mo, 20 years from now, 15 years, 20, 30 years from now, hindi na po tayo ang nasa front line, eh. Yung mga bata na ngayon, na musmos, akala natin patakbo-takbo, one of these days, sila na yung mga nasa politics, nasa health system. So, kailangan ngayon pa lang, tinitrain na natin sila. Second, we have to teach them. Ito ay isang responsibility na kung saan ito ay nakaatang sa mga magulang. Kaya ini-involve natin ang church sa pag-mold ng isang bata, kasi yung moral values, yung spiritual formation ay nagsisimula at talagang maganda ang foundation kapag ito ay inugatan sa simbahan. Kaya please, mga nanay, mga tatay, ating mga, even the government, please, draw these children closer kay God. We have to teach them. We have to discipline them. And third is to model. We have to model. Kasi ang mga bata, mas importante sa kanila, hindi lang yung naririnig nila, kung hindi yung nakikita nila. Nakikita ba nila sa atin yung gusto nila nating makita sa kanila na nais nilang lakaran? Minsan nga napapaisip ako, ang dami nating komento sa gobyerno, kay ganitong tao, bakit ganyan sila, ganito sila. Well, isa sa pwede nating gawin ngayon pa lang is yung ayaw nating makita sa ibang tao ngayon, ay gawin na natin ngayon sa ating mga anak. I-mold na natin sila para hindi sila maging ganun. Kasi babalik din sa atin yun, eh. From few years from now, itong mga batang to, sila na yung mayor.
sila na yung kapitan. Very si true. Kapitan na may hawak yes, na red na eco bag, di ba? So, so kailangan ito mga batang ito, yung mga future leaders natin, ay maganda ang foundation. Para naman in the next generation, masasabi natin habang tayo na sa mga rocking chair, ay well done ang ating mga generation dahil meron akong ginawa ngayon. That's right. Kaya shout out po sa ating Life Kids Ministry. Talaga pong saludo kami sa inyo dahil walang humpay, may ECQ man o wala, ay naririyan kayo para sa ating mga kabataan. Tandaan po natin ang sinabi po ni Miss Hannah, we have to value our children, we have to teach them, and we have to model yung ating mga buhay sa kanila. Dahil sa mata ng bata, ang lahat ng kanilang nakikita ay tama. Kaya maraming salamat po, Miss Hannah. Alam ko po na excited na po si Ohana at si Sam na ikaw ay umuwi sa inyong tahanan. Bukas po inyong abangan. Isa pa pong kaabang-abang na topic po bukas. Ang ating pong makakasama ay isa sa ating mga primary leaders. Siya rin po ay in charge sa ating Life Kitchen. Pero po ang pag-uusapan po natin bukas ay, ang topic po natin bukas ay, there can be miracles when you believe. The Evie Quadra story. So abangan nyo po bukas ang ating pong Real Talk para po doon sa mga nakakaranas ng Lord, gagaling pa ba ako? May pag-asa pa ba ako? Manood po kayo bukas. At sa ating pong lahat na nagtuturo sa mga Life Kids, hindi lamang po dito sa Maine, kundi po sa iba't ibang parte ng Pilipinas, sa Life Church Manila, sa Life Church Samar, Jensan, sa Coronadal. Of course, sa lahat po ng mga outreaches natin, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po, Miss Hannah. At ito po si Heather Tejada Arias para po sa Real Talk.